Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, ang bagong tambayan ng mga Pinoy entrepreneurs, coaches, and content creators na gaya mo. And by the way, kung first time nyo pa dito sa YouTube channel ko or kung first time nyo pa makita ang video ko, my name is Rose and in this channel, I'm helping Pinoy entrepreneurs na mag-build ng kanilang influence and authority using YouTube. So if you want to learn those things, consider subscribing, okay? Pag-usapan natin ngayon kung paano ang tamang paggawa ng or kung paano gumawa ng videos using your mobile phone. As lagi kong sinasabi, hindi kailangan na mayroon na kayong DSLR para mag-start sa YouTube channel. As long as na mayroon kayong mobile phone, you can start it right away. So, step number one para sa paggawa ng YouTube video nyo is the framing. So, ano ba yung framing? Guys, sa YouTube video, kapag mag-record kayo ng mga videos nyo, dapat naka-horizontal po yung pagkuha ng video nyo. Pero once i-upload nyo siya sa YouTube channel nyo, hindi siya naka-vertical. So, guys, ganito yung vertical video. Kung mapapansin nyo po dito sa left side at sa right side ko, makikita nyo yung mga black lines or mga black space dito. So, dapat i-avoid nyo po yan, lalo na pag mag-upload ka ng video sa YouTube. Yan yung first rule natin, guys, para maganda yung pagkuha ng YouTube video nyo. Once ma-upload nyo siya sa YouTube, maganda siya tignan. Always consider, dapat naka-horizontal yung videos nyo, okay? Number two na dapat nyo i-consider once na gagamit kayo ng mobile phone nyo sa pagkuha ng mga YouTube video nyo is the stability. So, ngayon guys, kung wala po kayong mga tripod, wala kayong selfie stick, you can use your both hands. So, dapat pag naka-selfie siya, naka-ganito siya, dapat dalawa po yung gamitin nyo sa pagkuha ng video para hindi siya gumaganon-ganon, para stable yung pagkuha ng video, hindi siya magulo, okay? So, another way para magiging stable yung pagkuha ng video nyo is to use your old books. So, ipapile nyo lang sila dito yung mga libro nyo na dapat naka-level yung mukha nyo sa camera. Kung may budget naman po kayo, is pwede kayong bumili ng Gorilla Pad. So, ito din yung sa karamihan na ginagamit ng mga vloggers para maging stable yung pagkuha ng video. So, ganun siya. So, meron pa siyang ang tawag dito, holder dito na nilalagay tsaka yung cellphone. But unfortunately, ngayon, di ko makita yung holder. So, di ko siya nagamit. And in my case naman, pag gumagawa ko ng video sa bahay namin, is ginagamitan ko po siya ng tripod. So, guys, ito yung tripod na ginagamit ko every time na mag-record ako ng videos ko. So, pwede pa yung pahabain. Dito yung na-adjust lang po yan. So, ayun. So, as of now, guys, kung wala pa talaga kayong budget, hindi nyo pa kailangan na bumili ng mga ganitong equipment. Just start doing videos. Ang pangatlo naman na dapat na i-consider nyo once gagawa kayo ng video using your mobile phone is the lighting. So, sa bahay nyo, pwede kayo maghanap ng lugar sa bahay nyo kung saan mas marami yung amount ng light na pumapasok. So, pag nagfi-film naman kayo sa umaga, it is better to use the natural light, yung galing sa sun. So, ilagay nyo lang yung cellphone nyo sa bintana facing to you. Sa gabi naman, kung may budget kayo, you can buy a LED light, gaya nyo sa akin. So, ito po yung sinasabi ko sa LED light na nabili ko sa Lazada. You can check the link. Kung saan ko nabili, just check the description. So, meron akong mga links dyan. And then, ito guys, pag may budget kayo, like me, mostly kasi nagfi-film ako sa gabi kasi sa umaga or sa weekdays, may trabaho pa ako. So, sa gabi ko na ginagawa yung mga videos ko. So, since wala ng araw, and ayun, kailangan ko ng LED light. Yan. Oops. Oh my God. If you want to watch my full video about this, so ni-review ko ang product na to, you can check on this link dito sa taas na to. You can watch it mamaya, guys. Okay, ang pang-apat naman po na kailangan nyo i-consider once gagawa kayo ng video nyo using your mobile phone is, of course, the audio.
Kasi kahit na gano'ng pakaganda yung video nyo, kung yung audio nyo naman is hindi malinaw, mayroong mga ibang sumasali na mga boses na may mga dumadaan, may nagsasalita na ibang tao. Just make sure na wala kayong or walang nagpatugtog sa kapitbahay nyo. Even though na naka-record siya or even though na hindi niya siya sinasadya na ma-record sa video nyo, but then once i-upload nyo na siya sa YouTube at then ma-check ni YouTube na gumamit kayo ng background, so feeling kasi na background music mo na yon, so magkakaroon kayo ng copyright, which is yun yung iniiwasan natin. So ayun nga, make sure na lang po kung mag-record kayo ng video is tahimik na po yung paligid mo, okay? Another thing na gusto kong malaman nyo is that kung meron kayong budget, mas maganda po talaga na meron kayong external mic. So, like this one. So, here, i-clip mo lang siya dito. And then, ito naman sa mobile phone mo. Mas maganda kasi guys na meron kayong external mic na ginagamit para mas okay yung audio niya, mas composed yung audio niya compared to the built-in mic ng mobile phone. So kung tinatanong niyo po kung bakit hindi ko siya ginagamit ngayon, it is because right now I am now using the Boya mic kasi mas maganda yung pagkuha ng audio niya compared to this one. Kasi meron siyang noise filtering na features. I will show you. So guys, ito yung Boya mic na sinasabi ko sa inyo. So ito yung sa mic niya, tapos yung other end nito is nakakabit ngayon sa mobile phone ko. So, ilagay nyo lang siya dito. Ang kagandahan kasi nito guys is meron siyang dito, noise cancellation. So, parang fini-filter niya yung mga ingay galing sa electric fan nyo, galing sa aircon, na hindi siya mag-collide dun sa boses mo, dun sa video na ginagawa mo. So, it's a good investment na din kung meron kayong budget na pangbili ng ganito. So, kung wala, you can sa clip mic kasi mas mura yun compared to this one. Okay, number 5 na dapat na i-consider nyo sa paggawa ng YouTube video nyo is yung set nyo. What I mean by this that isa na dito yung sa background ng video nyo. As you can see, ngayon, yung background ko is brown door to siya. Since wala kang ibang pwedeng pa-recordan ng video. So, just use a plain color. Mas maganda kung white, black. Basta maganda yung background nyo, hindi yung makikita yung mga buting-ting nyo sa bahay. Kasi parang magulo-gulo siya. Tingnan. So, kung meron naman kayong sarili na house studio, mas maganda po yun. Kung wala kayong budget, just find a place sa bahay nyo na comfortable kayo na doon mag-record ng video. At maganda yung background nyo, na plain lang yung background nyo, hindi siya masyadong magulo or hindi maingay tingnan. Kung yung video nyo is about cooking, of course, yung background nyo is nasa kitchen kayo. Depende din po doon sa topic na ginagawa nyo. For example naman is gardening yung video nyo or yung mga YouTube videos nyo. So, dapat nasa garden yung background nyo. It all depends on your content. Those are the 5 things na dapat mo i-consider once gagawa ka na ng YouTube video nyo. As you can see, hindi kailangan na bongga yung mga kagamitan mo just to start a YouTube channel. Alright, so guys, if you want to learn more, I have a free ebook na gusto kong ibigay sa iyo para makapag-start ka na ng YouTube channel mo the right way so that you can start a YouTube channel for success. If you want to download my free ebook, just check the link in the description of this video. Makikita niyo po doon yung link niya, guys. Just click it and you can download it for free. So if you get some value from this video, don't forget to hit the subscribe button. And like, or kung may suggestions kayo, comments, just leave a comment below and I see you in my next video. Hi everyone! Welcome back to my channel, a new place for Pinoy.